Hi, Kabilab. So, may meet po tayo mga G2G, hotel workers na bago pa lang dito sa Israel. Medyo kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ngayon ko lang sila mamimit. Nadapa pa ako. Masakit pa ako. Akala ko kasi doon sa hagdan namin, pinakalas na yon. Eh, may isang baitang pa pala. Nadapa ako. Eh, hindi sana magkosto ng spring. Okay naman, nakakalakad naman ako. So, 44 daw yung address nila. Hahantingin natin sila. Diyan ako galing. Diyan lang yung flat ko. Malapit lang naman ako. Kaya sabi ko sa kanila, huwag sila magmadali. Kasi yung iba nilang kasama ay naglilipat pa. I'm so excited. So, 44. Dito tayo mag start. Siguro tandaan nyo naman yung overall na nagastos nyo. Lahat-lahat na. Pati yung pamasahe, yung ito ganyan. 200? Hindi ko alam kung kailan ko ilalabas to. Baka nasa UK na ako pag ilalabas ko to. Kasi sikreto pa yung pag-UK ko eh. Hello! Na-underestimate ko yung layo. Naunahan nyo pa nga po yung mga lalaking naliligaw. Ah, wala pa sila? Opo, nandiyan. Dito nga eh, abangan ko rin po sila. Abangan natin dito. Sige po. Ano nga pa paalam mo, sis Che? Oo, Che po. Hi, Kabilabs. Naka-ready na yung camera. Okay. Yung agency ko, 34. Akala ko magkatabi lang. So, ang ginawa ko, umikot ako. Okay, mga Kabilabs, pasok tayo sa loob. Nako. Sige, ikaw na. Hindi po, may puro sampay yan. Okay lang, ano yan? Yan yung reality. So, papasok po tayo sa isa sa mga apartment ng mga hotel workers dito. Maganda siya, oh. In fairness. Opo. So, syempre, buti kayo may sampayan dito. Ay, dinala ko po yan, Miss Eng. Uy, very good. Nagdala daw siya. Opo. Ay, ang ganda! Hi! Hi! Hello po! Hi! Hello! Magandang gabi! Hello. Hello. Hi. Hello. Ang ganda ng niyo. Yung flat niyo. Hello. Tsaka malawak. No? Oh, patatlong kwarto. Sa mga babae. Ayan. Ah, buti naman separate. Kasi iba talaga pag separate. May privacy. Wow. Separate ang lalaki. Opo. Ang ganda. Bago. Opo. Pati yung mga gamit namin, ganyan siya dadatlan. Spoiled kayo. Ayun po yan. Sana all. Sana all. Spoil yung mga teleworkers natin. Wow! Okay lang yung reality niya. Kailan ba kayo dumating? Nung ano po, iba-iba po kasi may 8, tapos... Bakit iba-iba? Tapos kami po yung 18. Depende sa visa. Oo. Ay, wala pa naman. Okay lang yan. Alam nyo, napaka-blessed nyo kasi, ariko, yung iba, may mga napasukan na kasi ako. Hindi ganito kaganda. Tapos nasa ano kayo, parang private. Umirek pa kayo. Ay, bongga. Sana all. Ayan. Ito po yung supply nila. Ah, bigay ng company. Wow. Bakit hindi rice? Uy, kain tayo! Kain tayo po yan. Ito po. Ito yung, isa lang kasi, ano nyo? Ito po, yun lang. Isa lang. Okay. Shower. Uy. Tapos, okay. Ganda! Komportable kayo! Sobra po. Ganda. Yan, wala pa po laman. Ang galing! Spoiled sila mga Kabilabs. So, yan, meron ng provided. Wow! Bago! Wow! Ang galing! May tatak pa. Tapos may washing sila. Makila ba kaya ako dito? Alam niyo ba nagpapahid ako na ano? Magpaampon kaya muna tayo dito. Char. Wow! Okay, gusto niyo po. Mm-hmm. Galing, mga istakan, oh. Yes. Ganda. Tapos ito, nag-provide, bukod po dito, nag-provide pa sila. Okay. May rice kayo? Meron po. Meanwhile. Okay, so ito na po yung mga hotel workers, mga Kabilabs. Ayan na. Hello. Hi. Hi. Hello. Pangalan po. Ano pangalan? Levi. Levi? Yes, Ron. Ron. Yeah, Bugs po. Ha? Bugs. Bugs and? Aldrin. Emily. Kamusta kayo? Okay naman. Naligaw-ligaw. Tara, pasok muna kayo. Hindi ka naman. Okay, Kabilab. So, nandito na po tayo.
Nandito na ulit tayo. Sinundo namin yung mga kalalakihan kasi iba yung apartment nila dito sa mga kababaihan. So interview natin sila pero mamaya na. Pagod sila. Kailan kayo dumating? Iba-iba po. 16. 16. I mean, 8. Kayong tatlo, 16. Ayun, dumating, sorry. So, mag-1 week na kayo? Mm-hmm. Tapos kayo? Kami po, 19 dumating. Yung apat, yung isa? Kami po yun. Kami po siya yung unang-una, March 8. 19. Ah, okay. So, siya dumating. Tapos may parating pa kayo? Opo. Sa Botanica din? Opo. So, bali dalawa? Dalawa po dalawa yung dalawa pa ang dadating. Dalawa na lang. Sure. Isang lalaki. Hindi pa sure kasi may hindi tapos ako sabi. Sabi nga po, shout out Japanese and Leia, pangalan niya. Hi, Leia. Shout out sa'yo. Next abroad kayo first. First time. Ay, ako po. Sino yung first time sa inyo? First time. Ah, okay. Tapos kayo, galing kayo ng? Ako po, Miss M, sa ano po, sa Korea, EPS po. Ah, ilang taong ka po doon? 5 years and 8 months po. Wow. Ikaw po? Sa Brunei, at saka sa Singapore. Okay, so hindi na masyadong maano yung... Ano yung adjustment? Medyo sanay. Oo, tapos ikaw, saan ka galing? Saudi, ilang taon doon? 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. Paano niyo ako nakilala? Sa YouTube. Sa YouTube. Sa ano? Nakita ka din yung vlog mo sa YouTube. Tapos lagi nyo sa Israel. Israel, YouTube. Anong unang vlog ko yung napanood nyo? Ikaw muna. Yun, yung caregiver ka. And then napanood ko yung travel mo sa, I think, UK. Napanood ko din yun. Europe. Europe. Tapos? Yung pag-aalaga niyo po kay Lola. Ayun. Ikaw? Vlog niyo po regarding yung skating ato. Ah, okay. Ikaw po? Ayun yung interview ni Tatlo yata. Ah, kasi nagtatanong-tanong na kayo. Ay, nag-ano na kayo? Nag-search na kayo. Okay. Yung in-interview niyo yung Tatlo. Hotel. Si housekeeping. Yung pinasyal niyo po sila sa dagat. Yung may naka-stay sa isang hotel na doon siya nakatira. Ah, okay. Ah, okay. Yun. Tapos ikaw po, naalala mo? Yung ano, pinagawa mo yung bahay niya. Ah, bakit yan? Patas ng Israel. Oo, yung business. Pero nag-search kayo? Habo Israel, yun na nag-pop up. Opo, yun yung nag-pop up. Okay. Kaya nakamagin ng picture mo. Si Kuya, ilang taong ka na po? 23. 25. 52. 25. 52? Alam. Kasi pinaliktad ko eh. Gusto na lang confirmation. Pinaliktad ko eh. 45. 45. Okay. So, kayo po yung pinaka ano ahead sa kanila. Hindi. Kanila muna. Sa age? Sa age. Okay. Sa age, ilang taong na po? 32. 46. Ah. 32, 30, 33 next month. Wow. Okay. Advance. Kuya. Oy, kuya. Ikaw na. 47. 33. 28. 28? Wow. 21. 31. 38. Ilan taon ka? 21. 38. 25. Meron kasing ano, nagreklamo dun sa message na nag-apply siya. Kasi sa, diba sabi ng POA, wala daw age limit. Ay, opo. Pero hindi sila tanatanggap. 52 ata siya. 50. Basta meron po yung lahat ng nag-edad ng 50, yung 50 po na nag-apply. Yun po yung parang natanggal sila sa so, ano. Dapat parang hindi na nila sinasabi na no age limit. Yun po. Yun nga po yung pagkakamali doon. Na dapat dineclare agad nila na hanggang 49 lang. Kasi kawawa yung mga nag-aral ng ano. Tsaka gumastos. Pero yung may kasama ko 54, tapos sabay ko siya nag-interview. Nakapasok na ba siya? Oo, nakapasok siya. Pero hindi ko na alam kung saan na siya ngayon. Hindi ko siya. 54. Ano ba siya? Skating siya. Ex-abroad ba siya? Oo, ata. Hello! Anong pangalan mo, sis? Jennifer po. Jennifer. Ilang taong ka na po? 36. Si sis Jennifer. Tagas anto po sa Pinas? Webaisiha. Liwana, 32. Negros. Para makita nila, malaman nila na, uy, kababayan ko pala yan. Tapos, ko po. Che.
from San Pedro, Laguna. Ron from Laguna. Ah, Laguna, Laguna. Levi from Pampanga. Yeah. Pampanga, Malet. My father is a chef. Ah. And my three brothers are chef also. Ayan, ikaw po. Rachel from Batangas yung gagamitin ko. Ang dami kong lugar eh. Okay, so Batangas. Batangas. Okay. Aldrin, Tarlac. Tarlac. Bugs po, Kalapan. Mindoro. Naglabas kasi ako ng hiring in Israel, 1,200 yung kailangan. Noong November 14. Ayun na ba yun? Hindi po. November 5. Ah, yun ba yung kasabayan ni ano? Kilala yun si Nelsi. Kayo yung 1,200. Pero napasama pa kayo sa mga naunang batch. Marami po, Ms. Ems, na napasama, ano, na sanay. Okay. So, gusto ko nating malaman ngayon yung ano, yung duration, gaano katagal kayo nag-apply? It takes 8 months. Mahigit. 8 months? 3 months. 3 months? Oo, sila yung swerte. Sila yung 900, sila po yung nag-apply. Tapos, nakarating ako dito ngayon. Pero diba, mas nauna yung 501 kesa sa 1? Na-stop po kami. Na-stop yung sa amin. Pero may nakaalis. May nauna pa. Kunti nga lang. Naiwan na yung 300, mahigit tayo, di ba? Pag-usapan natin yung ano na lang, yung step by step. Ano ba yung kailangan? Yung una-una yung pinagdaanan. Pinaka-importante, kukuha muna ng housekeeping. Dapat housekeeping lang kasi marami silang sinasuggest. Dapat ano, ganito, ganyan. Housekeeping. Gaano katagal yun? Mahirap pa? Depende po eh. Kasi ako nag-aral ako. Parang nag-take siya ng training 1 month. Yung iba kasi mabilis eh. Parang assessment lang. Online sa amin, online. Tapos sa assessment. Nag-aral ako ng 6 months sa amin. 6 months? Sa Taipig. Tapos, nag-training ng 3.5 months sa may Astoria Plaza. Kayo po? Bali, 6 months. 6 months? Sa TESDA. Na 6 months. Akala ko napakadali lang ng housekeeping. Pag nag-training sa TESDA, duguan din ng ilong. May work kasi ako noon, so nag-ano lang ako TOP, TESDA online program. So, since hindi ko ma-afford, hindi ko may-ano, kaya nag-ano, yun online na lang talaga. Nagbayad lang talaga. Pwede? Assessment. Assessment lang sa AIG. Kumanda pa lang nasa 7,500. Bakit assessment ka na lang? Kasi ako dati, ano yun, before mag-lockdown, dapat IBAR ko ang apply namin. Ah, so meron ka na? May experience ka kasi siya. Sa cruise ship, oo. Kaya pala. Okay. Minadali. Kaya nagmadali. Eh, saktong yung ano, OJT na namin, nag-lockdown. Okay. Hindi namin nagamit. Oo. O, sige. Sige, kahit tayo. O, sige. Talaga niya. Mamaya na yung nag-break tayo. Mukhang basketball player to. Yan po yung pinakamatangkad. Kaya bata din. Kaya nga, no? Sa tangkad na yan eh, kaya siguro kumota hanggang 25. Great news, the minimum wage in Israel will be raised to 5,517 in IS from 8 per 1. 5,1? Yung magkano ticket? Pero yung sa akin talaga sa ticket, 53 lang. Anong earnings ba? Kat. 50 talaga? Hindi po, sa ticket na 33 lang. 33? Ano yung 54? May ano na po si POE. Siguro. Kasi agent nila, hindi kami pwedeng umanin. Sa resibo ko, 27,000. Sa akin, 33. So, ang inilabas nyo, 54. Paano nyo pala nalaman hiring dito? Sa katrabaho ko. Kasi yung, ano, yung kita ng asawa niya, housekeeping din. Hindi ko nalang pala yung pangalan. Nasa Dead Sea. Dead Sea siya. Ano, tawag sa Dead Sea talaga. Kasi ever since naka-follow na ako din sa ano, yung sa POA na page nila. Oo. Ano, medyo malaki sa akin nila doon.
pero lowest point on earth kasi. Saka malayo sa kabiasnan. Lowest point on earth yun eh. Saan po? Yung Dead Sea. Ayan na! Picturean natin. A few minutes later. Father, thank you for the blessings and thank you for guiding us. Thank you for all the blessings that we have received from you. And thank you for our privilege to meet Miss Nam. And thank you for the fellowship that we have. Yes. And also for the food. We ask you to bless this nourishment to our body. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo o sasabihin ko lang sa inyo na hindi lahat kasi nabibigyan ng chance na makarating dito. So, ibig sabihin, kapag ka nakapunta kayo dito, isa tayo sa chosen one. Kasi diba, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi pa tayo pinapanganak, alam ng Lord, kung ano, yung magiging buhay natin. Ay, seryoso na yan. Parang gusto ko sa maligot. Alis na kasi ako. So, gusto ko i-share sa inyo siguro. Nakikita nyo na siguro yung mga vlog ko na ano. Kung gusto nyo ng malibuti ng Israel, nagpapatrip yung church namin. Sumama kayo dun. Opo. Yung red ko nag-forward sa akin. Si RC. Ah, si Nancy. Oo. Kaya ako siya nakilala. Kasi, ka-churchmate ko si Nancy. Ano yung work mo sa Pinas dati? Caregiver. Bakit naging housekeeping? Kasi nag-try ako dito din. Pero hindi ako pasasahayin kasi. Orden lang ako. Ngayon pala yun. Orden lang kasi ako. Housekeeping ano? Wala silang ilang. Ay, ano, height? Kaya siguro para dito ako. At least, ano pa rin? Natuloy pa. Israel pa rin. Para dito ka talaga. Para dito pa rin talaga. Alam nyo kami mga caregivers, ano, parang medyo ano kami sa inyo kasi nadadalian kami sa trabaho nyo kasi 8 hours lang kayo. Uh-huh. Kami kasi 24 hours. Pero yung sahod, the same. Mm-hmm. So, yung imagine mo, mag-aalaga ka ng isang matanda na hulyanin kung ano yung ginagawa sa inyo. Or yung iba, di napapatulog, di ba? Yung iba, magbibita ng kapal na, pinamutang ganito, ganyan. Or yung iba nasigaw. Kaya sa inyo, napaka-bless nyo na. Yun lang, 8 hours lang tapos ginto yung nila. Kasi yung mga apartment namin, ano kami? Siksikan kami. Sariling gastos. Oo, sarili na namin. Siksikan kami doon. Kasi tuwing day off lang kami na ano, nauwi sa flat. So Noel, anong word mo sa Pinas? Ang work ko, ano po, sa boutique, sa sports, sport and casual shoes po. So, I'm proud to be part. Boutique, parang mall. Hmm? Parang mall. Sa Solina Gobani po. Yeah, I'm proud to be part of ASICS. Yeah. Wow! Nakagawin kang... But before years na ako sana this May. So, ba't napunta ka sa itong field? Sa katrabaho ko, siya po yung nagano sa akin, nagsabi sa akin. Yun ang siya? Nasa Pilipinas, katrabaho ko siya doon sa A6 din po. Then, siya yung nagsabi, sabay kami mag-apply, sabay kami mag-assessment, pero kayo muna. Nandun pa rin siya hanggang ngayon? Kung nandun pa rin po siya. Swerte yan, yung talaga. Ganun lang nga. Nilevel up ka ni Lord. Yes. Gusto ka na niya anong dalhin dito. Ano kaya purpose niya sa'yo? Tsaka maganda yung ano, balita, yung ano nga, nag-increase nga ng 5570. So, sa April 1, which is my birthday po talaga. So, maganda talaga siyang birthday gift. Tapos, nandito pa ako, di ba? Oo. Hindi ko rin naman ito magagawa dahil sa tulong ng mga ka-GC ko kasi nag-backout na ako before. Ayaw, may kwento yan. Kasi financial, naghihirapan ako pa lang ng kaya. Oo nga. Eh, since... Sa batch namin, ayaw niya lahat. Kasi wala siyang pang... Nahirapan po talaga ako, na-stress po talaga, nagkasakit ako nun. Sa ticket ko lang nahirapan, ha? Sa pocket money rin po talaga. Pocket money? Buti na kahanap ka. Paano ka nakahanap? Nagpulungan po sila. Sa mga ka-JC, nagambagan sila. Uy, payangin natin. Grabe. Sobrang thankful po talaga ako sa kanila. Yeah. And then, in time naman,
So, mas ang isa sa uli ko po talaga yung Hoy! Kasi, may interest da. Mas malaki. Ay, tulungan sila pa. Oh, okay. Then, syempre ako, inuha ko din yung part ko. Then, may nag-refer din kay nanay na kaibigan na mahihiraman ko. Then, sakto, yung amount na pera na kailangan ko na nasa kanya ko. So, very ano po talaga siya, parang tadhana ba? Para sa mga 20 kilos talaga na akala ko ang hirap. So, very timing po talaga lahat ng mga nangyayari sa akin. Minsan kasi may mga plano tayo, pero minsan si Lord talaga yung nakakaalam. Sa mga instruments para i-direct yung mga plano natin. Ayun, siguro talagang dito ko talaga. Gusto kanya mag-grow. Yeah. Ako na-inspired ako din sa inyo, yung napanood ko yung talaga una. Yung pagpunta nyo dito, inuna nyo yung business. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung kontrata natin eh, di ba po? Para at least pag uwi mo, biglaan, may business. Parang doon po ako talaga nag-inspire. Tapos nung nakita ko, sinunod nyo yung bahay nyo na. Marami kasi sa mga OFW, kapag lumevel up ang sahod, inuuna yung luho. Lahat ng luho ng anak or mga pamilya, kapatid. Wala namang masama doon. Pero isipin natin, lagi, yung pangmatagalan, doon tayo laging titingin sa pangmatagalan kasi ito temporary lang to. Hindi natin alam, baka may mangyari sa atin. Hindi naman sa, diba? Wala nakakaalam kung kailan tayo malakas. So, mas maganda, secure na natin yung... Ako kasi, iniisip ko, ex-Taiwan kasi ako. Pag-uwi ko ng Pilipinas, ang bilis na ubos yung pera. So, parang walang nangyari doon sa Taiwan ko. Kaya sabi ko, pag makakaalis ulit ako, ang una ko i-invest, yung magiging katuwang ko na may mangyari man sa akin, buhay na yung family ko. Kaya ngayon, di ba, magtutumas na akong walang work, pero buhay na sila kahit di na sila oo. Pero ang hirap kasi mag-isip ng business sa atin, napakahirap. So, marami naman. Magaya-gaya kasi once na may nag-ano, mag-isip ka ng kakaiba. Pag nakita nila pumatok yung business mo, gagayahin na. Mag-ingat lang kayo sa pag-invest. Maganda rin yung mga MP2, pag-ibig, ganyan. Trading, mga ganda din, no? Trading. Pero dapat pag-aralan mo, no? Anong trabaho sa Pinas, Aldrin, no? Driver. Ah, four wheels? Sa hotel. Ah, sa hotel din. Mga Korean. Korean guests. Oh, marami. Alam na ba niya? Umuwi po kasi ako ng 2000. Isin ko nga kay Chef. Umuwi ako ng 2019, inabot ako ng pandemic, galing ako ng Dubai. Apat na taon ako doon. Tapos hindi na ako nakapagtrabaho sa Pinas eh, kasi umalis yung asawa ko. Siya naman, nasa ka ngayon? Nasa Dubai. Tapos, nag-apply naman ako dito. Call center! Yes! Call center! Call center! So I need you. I'm going to UK. I'm struggling right now. Especially sa British accent. Call center, ilang taon ka po doon? 17 years. Saan po? Sa Pampanga. Pampanga din. Naikuta ko na lahat ng mga center doon. So last work ko, collection specialist. Call center din? Call center po. Sa Concentrics. Sa Terra, Quezon City. Ilang taon? 2 years, 8 months. Tapos nag-resign ako, nag-aral ako ng housekeeping. Sa Korea, call center? Pagkakas ng Korea, call center. Kasi yun lang yung work sa Pilipinas, puro BPO. Nung galing ko pong Brunei. Ang sarap. Rustan, sales associate. Mga imported na brand. Mga luxury brands. Mga ganyan. Ang sarap niya. Chanel. Gano'n po kapukatagal din? Nasa 1 year in Manila. 2 months, I think. Kasi nabuntis ako din sa bunso. Dapat meron kang online account e-registration po. Nung may NC2 na ako, doon po, in-upload ko lahat. In-attach ko yung NC2, passport, yung NBI. Birth certificate. Lahat, di ba, birth certificate. IDs. UMID. UMID only? Hindi po, basta yung valid IDs. Driver's license. At least one. At least one. Aside from the passport? Aside from the passport. Okay. Tapos, nag-open siya noong July, nagpa-appointment na po. Nagpili ng schedule. Magpapasa po ng personal. Saka interview na rin. Interview na rin. Yung iba may interview eh, pero ako hindi ako naka-encounter ng interview. Tulad hindi po mapasok
Sabi ko, ubus agad. Tapos, okay. Nagpili ng other branch ng EOA na, na mas malapit. Sa Calamba po ako napunta. Nagsalang ako doon. Ang bilis lang. Submission. Opo. Oh, yun. Tinanong ka din yung sa English. Marunong ka ba? Tapos, nabigay na sila ng ano. May nagpili. Kung mayroon ka doon, may undertaking. Tapos, yung blue card. Binigay na sila. Maghihintay ka na lang noon ng... Yun nga, yung sa posting ng kung masi-select ka. Yung lottery? Lottery. Okay. Name checking mo na. Sa kanila talaga sobrang daming ginawa. Sa kanila po, 501. Ibig sabihin ng 501, yun yung mga first batch na mga naiwan pa. Kung maalala nyo, yung mga dati nating vlogs, kayo pa yun? Yung mga dati kong vlogs, yung mga na-interview mga debate may kasama ka pa sa 501. Okay. Tapos sila naman, sila na yung 900. Yung vlog natin na 1,002. So mas ano pala, critical. Opo. Kasi may name-checking. Name-checking. Tapos yun, saka sila maging lottery. Bago mag-lottery, tapos... Parang mayroon ba silang name-checking first, second, batch. What if hindi na ano, na-select sa lottery? Goodbye. Wala na. Wala nang pag-asa na ma-select. Walang closure. Walang closure. Wala naman silang sinabi. Pero pwede ka pa naman makapag-apply next time. Hindi. Ah, depende din sa pangalan mo. Kasi mayroong ano, katulad sa brother-in-law ko, hindi na nakalagay doon na no need to reapply. Ay. Oo. Tapos nakapasok siya sa name-checking, ano siya, batch 8. Pero nung naglabas ng lottery, wala yung name niya. Nag-try dun sa mga ID, nagtanong siya, ang sabi, mag-wait lang. Basta yung mabasi yung pangalan mo sa checking. Hanggang ngayon, waiting pa rin? Waiting pa rin. Kasi sabi, ilan? Ang kukunin? Ano? Ah, baka kasi what? May batch. Ano na siya, possible na siya na ano? Makuha. That, ano, na makuha. Basta sa 1-2 na line up na. Hindi nga lang 1-2 na makapasok. Kasi lang sila nag-apply, re-apply. No need to re-apply. 171 ba yun? Oo, yung 171, parang compliance. May nakuha na doon. Oo. So, after ng lottery? Oo, after ng lottery. Medical. Ayun, medical. Medical. Sa MMC. Or depende ba? Basta DOA. Depende. Oo, basta DOA. Magkano ang medical? 1,000. Mura lang, pero naka-dalawa. Bakit po dalawa? Eh, kasi po, ano yung expiration. Expiration ng medical ay? 3 months. 3 months. May bumabagsak ba sa medical? Marami. Meron po. Anong reason po kayo? Buntis. Mas maraming pregnant. Yung malala na ang baga. Sa baga. Paano pa may spot? Pero ano? Pero okay lang yun. Okay lang. Kasi yun, clearance lang. Clearance. May bayad. 700. 700 na. Baka depende sa anong. Depende. Sa clinic. Pero kasi sa iba, 250 lang. Mura yun. Kasi sila yung magpo-provide ng ano hospital na pag-ano mo clearance mo eh. Eh, nung ako, nagkaroon din ako ng problema. Wala naman akong history. So, nangyari, pumunta ako sa the Manila Med. Nagpa-clearance po ako. Okay. 700 po yung bayad. So, after ng medical? After ng medical. Wait lang. Okay lang. Wait lang. Anong ginagawa sa medical? Ano lang naman po yung... General? General. Pero walang stool. Walang stool. Wala yung ring din? Wala. Meron. Stool wala. Sa physical, ano, hindi katulad ng dati, nag-exabroad ka. Oo, yung sobrang higpit, may pinatutuwan. Ngayon wala na? Wala po, wala. ECG ata, 40 years. Pag sa mga... Pero ECG na? Meron ECG lahat ba? Lahat. Meron na kayo ECG kami lahat. So, after medical? Yan, wait ka na po ng assess. Ano nga ba yung contracts? Standard. Employment. Matagal siya? Matagal. Doon natatagalan. Doon kami na doon sa paghihintay. Ang peak season kasi dito ng mga ano, turista is during autumn at spring. Pag maulan, so December, January, February, yun yung ano, mahina. Kasi maulan yun, yun yung kalamigan. Okay. Yung 1-2, kailan kayo nag-start na dumating? Or kayo mga 501? Sunod na kami. Sunod na po eh. Like every Rumble. Pero February, meron na ba? Meron na rin? Sa February, meron na. Oo, yung mailan-ilan lang. May dalawa. Pero yung dagsaan. Dagsaan. Nag-start ng
February. Second week. Ang pinakamarami pong dadating ngayon yung batch 27. 100. Wow! So, anong batch ba kayo? Ako ba 24? 23 po. 25. Ah, okay. So, batch 26. Ngayon po. Ngayon sila nag-fly. Bukas sila dadating. Batch 24, tanda nyo kung ilan kayo? 49. 23, ilan kayo lahat? 52. 52, wow. Saan sila napunta? Scattered. Mm-mm. Kayo? 49. Tandaan nyo kung sino yung pinakamarami. Ano, Leonardo. Oh, pinakamarami si Leonardo. Madami si Delcy sa batch natin. Puntaan ko nga sila. Madami nila. Marami po silang mag-batch. Kasi marami nilang tatanong mag-interview daw ako sa mga lalaki. Na nakikita yung kanilang ano, apartment. Leonardo. Sa branch namin, marami sila doon. Okay, so after ng sec? File ng visa at saka ano? Oo, filing ng visa, magtsaka ng 201. Ng 201, magpapasa. Alin to? Yun. Yung mga requirements. Mga requirements, passport, contract. Lahat ng docs. Lahat ng docs. Tapos, ano, saka magpipidos. Okay. Kailan papasok yung ano, magbabayad na kayo ng pera? Magbayad ng ticket? Oo, ano po yun. Ano, flight before. Yun na yun. Before flight. A day before ng flight. Ngayon, tapos kinabuhas. Sobrang grabe. Kasi may medical media. Ano kayo doon yung COVID at yung antigen. Tapos antigen pa kayo? Opo. Yes. Saka kami mga babae, serum. Yung PT. Okay. So, meron bang bumabagsak doon? Yung pa-flight na Wala sa Diyos. Pero nung last, nung nagpidos kami, sa EPS meron sa antigen. Isa lang siyang na... Pero na-refund naman pagka sa antigen na nagpapas. Pero hindi naman siya nakakalso, di ba? Hindi naman. Waiting ka lang. Bubuk ulit. Siguro tandaan nyo naman yung overall na nagastos nyo. Lahat-lahat na. Pati yung pamasahe, yung ganyan. Ikaw po? Siguro baka mga 100 to 150. Lahat-lahat. Kasi nung nag-training ako, 6 months eh. Araw-araw ko mapasok. Bonus ang kabiyari. Okay. Kadalasan, dito mo makikita, kasi diba magka-dalawang ano yan, station. Lagi mo titignan ito, 41128. May makikita kayo sa labas. Dito din sa akin yun. Yun yung lagi yung i-check. Para alam nyo kung tama yung sasakyan nyo. Ano siya po? So, nakalagay dito, yung sinasok kanina, 16. May hirap dito eh. Ito. Giola, yan yung nasa tapat nyo. This kung ipipress mo to. Available on Google Play. In your region. Pag sakay mo daw ng bus, ito yung nadaanan nyo. Ano itong joy-joy na? Yan. Ano yan eh? Kakayan ka. Kakayan ka. Ayaw mo. Nadaanan yung makto dyan. Tapos, dito ka bababa sa Hamiginim, Ben-Gurion. Yan. Schedule, dito malalaman, dito sa kanan, kasi sa kaliwa, ay yung station. Pero mula sa pinaka-station nila. Hi, Kabilab! So, galing po tayo sa apartment ng mga hotel workers. And ngayon, mamamasyal tayo. Hindi ka nag-jacket. Ala, yan lang! Sila nga, Miss Emily. Tanong mo, naka-shorts, so. Naka-shorts. Ayan, o. Ayan po, naka-shorts. Lakas, diba? Ang tibay nyo, ha? Katapos lang po natin mag-dinner. Kumain kami ng pizza at lugaw. Thank you so much. Thank you so much for sharing the pizza. Salamat sa lugaw. Meron kayo almusal bukas. Bagal nila. Nauna na po kami. Yun po, nilalamig na ka-short.
Winter po ngayon. Meron nga din, may naka-short pero may naka-gloves at may naka-bonnet. Hindi ko alam kung kailan ko ilalabas to. Baka nasa UK na ako pag ilabas ko to. Kasi sikreto pa yung pag-UK ko eh. The next day. Tada! So, dito lang po yung work ng mga hotel workers na minit natin kagabi. Harap lang siya ng bahay garden. Napaka-bless nila, no? Dito lang sila nag-work. Dito lang, oh. Mantosawa sila dito. Itong hotel na to, bago lang po yan. And kung makikita nyo, ang daming turista, oh. Kung hindi ako nagkakamali, 5 PM sila magsasara. Ayan sila! Opa! Nakabihis na kayo, ah. Bakit tatlo lang? Walo kayo. Ayan sila mga kabilabs, oh. Yan ang work nila. Akala ko, lalabas kayo na naka-uniform. Yun ang na-expect ko. Parang ganit rest na sa SM. Nandun siya. Mamimigay sana siya ng card. Kailan po? Ngayon. Ay, ngayon. Nandun siya hanggang bukas. Walang pa na ang dalawa. Dalawa. Hi! Kumusta ang first day? Sensitive, reacting, waiting.